pisisit, pansit, more in like basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Woo! Yan na. Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Oh yeah, look at that. The beauty of Lake Moraine. Oh yeah. Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. So, happy naman lahat. At least safe. Ayun. So, buti na lang dito si Lakay. Admin. Sinundo kami. Okay. Ayos. From Canmore to Lake Louise, Moraine Lake. Tapos hindi na kami bumalik ng Canmore. Gumamit na kami ng pinagbabawal na technique. Ayun. Okay. Ikaw lang mag-explain bakit. Ayoko nga. Malalaman nila. Hindi. Napakadilim! Ding! Ang bato! Good day mga idol, good day mga master, good day mga bossing, Ding Dong TV, nagpo-cover pala ako ng mga TV crowd, chill ride, barcada ride, at syempre bundle ride. Winter, spring, summer, fall, rain or shine. Tara! Ahon tayo! Oh yeah! Alright! Isa namang mahabang ride! Ay ay ay! Alright! Oh my god. Ito ang gusto ko, mag-bike. Inyo pong abangan si Ding Dong TV. The best. What have you? Yeah. Oy, news. So first stop, Bump Alberta. Good day mga idol, mga master, mga bossing. So nagtanggal kami ng mga rain jacket namin dito at mga warmer. Sobrang init na. Pero nung nag-start kami ng ride, talaga namang malamig. So ngayon na ito, nag-ubad na kami ng mga abugot namin sa katawan. Alright. So, nandito na kami sa Bump Alberta. All right. Oh yeah. Yan si Boss Agnel. Nakasama namin dito sa ride sa Bump papunta nga Moraine Lake. Welcome to Ding Dong TV. Thank you. Okay. Tuloy-tuloy ang continuous. Walang tigil na non-stop. Dito lang yan sa Ding Dong TV. Alright. Tulabak yung mga kamay. Woohoo. Kamay. Ay, ay, ay. Wala na. Happy New Year. Saan na? Pakit na. Hindi pa yan. 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 Yun na! Tumira o! Tumaro, iniiyak ako nun. Barko, habibo. Tanyari dito, nakakabibo. Ha? Nakakabibo na dati. Batang tayo. Luso, mga kapatid! So, ayan mga idol, mga master, mga bossing. Oh, ang sarap ng ride na ito. Ito yung pinaka one of the best ride na gusto kong gawin every year. Ang panalo dito talaga yung beauty from the start ng ride hanggang sa matapos. So tingnan nyo naman talagang sa beauty ng kalikasan, no? Talagang
para sa akin isang nature therapy ito para sa akin ang ride na ito. At bukod sa napaka lawak ng daan, sarado pa ito sa mga motorista. So kaya ayun, sasamantalain mo talaga yung pagkakataon na i-ride ito habang sarado pa yung daan sa mga motorista. So kita nyo naman talagang one of the best ride niya ni Ding Dong TV. Every year namin ito ginagawa. So you guys, kung dito kayo sa Calgary, Alberta, in any point of Calgary, join us sa mga ride namin, mga long ride at mga poodle ride. So ito barkada ride ito. So katuwaan ito ng mga tropa dito sa Calgary, Alberta. Okay. So ito yung mahabang ahon dito sa may Bow Valley Parkway. So nagre-range ito ng 5%, 6% hanggang sa 10%. So pagka ganitong ride, hindi mo talaga maiwasan na nagkakatirahan. So after naman ng ahon, nagre-regroup na naman kami. So itong mga kasama ko, malalakas na talaga ito, mga batak na ito sa long ride. Lagi itong naglo-long ride. So, pag sumama ka dito at hindi ka kondisyon at wala kang long ride, may posibilidad na maiwan ka sa kanila. So, kailangan na pag nagra-ride kayo ng long ride, kailangan na aalamin mo rin ang mga pace nila. So, kailangan na pantay-pantay kayo at walang maiiwan at para makasave kayo sa time at hindi masyadong matagal yung antayan. So tingnan nyo naman, kita nyo naman at talagang may mga sipa ito. So ayun guys, isang tip para sa long ride para makasave kayo ng time at syempre sabay-sabay kayo makakarating dun sa pupuntahan nyo. Ayun, nagpahinga yung mga tropa, umulan. Yan, kaya dito muna kami sa Castle Junction na papahinga. Yun ang Castle Junction. Alright. Punta ka doon sa may Murant's Carb. So ayun, nagkakatirahan na naman dito. Talagang hindi maiwasan, nagkakatirahan talaga sa ahon. So syempre yun na yung pinaka magiging interval namin sa ride na ito. So ayun, may mga nagtitibike, maraming nagbike, nagride nung araw na ito. Talagang napakaganda ng panahon. So hindi namin inaasahan na talagang uulanin kami dahil maliri namin, hindi kami nag-check ng weather bago pumunta dun sa Moreno. So abangan nyo ito, palusong kami. Makikita nyo dyan ang Murant's Carb. Napakagandang Murant's Carb. Alright. Tuloy-tuloy lang, continuous, walang tigil, non-stop. Gusto ko happy ka dito lang sa Ding Dong TV. Tara, ahon tayo. So papasok kami ng Lake Louise Ski Resort. So dito sana kami mananghalian at may libreng beer dito sa may one of kilalang restaurant nila. Pero pagdating namin, sarado. So dito pa rin kami nag-lunch, kwentuhan ng konti, and then lumusong na kami papuntang Lake Louise. Dito tayo, diretso, diretso. Pababa tayo dun eh. Dun. May bubaan dun.
Alright. Drone shot. Tingnan mo ka recovery, oh. Uy, yun. Masarap na recovery. Lusong na to, ha? Lusong. Lusong, mga kapatid. So ito, pa-lusong na kami ng ski resort. So mahabang ahon din ito ang tinahak namin. Kita nyo naman, no? Talagang napakatarik ito pag inahon nyo. Pero hindi ko na nakuha na ng video dahil nagkawatak-watak na kami sa ahon na ito. So nag-regrouping na lang kami doon sa may Lake Louise Ski Resort. So pag lumulusong kayo dito, ito yung iingatan yung lusong, kasi bukod sa hindi maganda yung daan, may mga loose gravel sa gilid at may mga pothole pa. So at bukod pa doon, mayroon pa ditong dalawang Texas gate hanggang sa makarating kayo doon bago umahon ng Lake Louise. So ito yung iniingatan kong lusong, ang lusong dito sa Lake Louise at saka lusong itong lusong na to sa Lake Louise Ski Resort. So ayan guys, tingnan nyo naman, ha, kung papabayaan mo lang yung lusong, tatakbo ka ng mga 80 to 90 kph dito. So ayan, nakikita nyo yung mga Texas gate na dadaanan. So ayan ang iingatan natin pagka lumulusong tayo dito going to Lake Louise. Alright, good job mga master, mga idol. Ha? Anong good job ka dyan, Bob? Tingnan ako. Naahon yung Lake Louise, oh. Yan, oh. Kita nyo naman yung view, tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Look at that. Alright, Lake Louise. Oh, yan, oh. Mamaya, bubulaga sa inyo ang napakagandang, ha? Scenery ng kalikasan. Yan, ha? Huhuy! Lake Louise. Alright. Yung umuulan pero nakaubad kami kasi galing kami sa climb. So ang haba ng climb. Tapos nakapapaabot na naman ako ng 172 na hard. So after ng Lake Louise, lulusong kami din, aakit kami ng Lake Moraine, then uwi na. So akan mo para mag-picnic. Okay, Dingdong TV. Magdala ko matitin mo ako. Saan ka ba? Gusto ko. Okay. Si Papa P. Nag-breakaway. Nag-breakaway si Papa P. Breakaway, oh. Ano ba yung taas na sinasabi nila? Parang J.A. Naga, wala ba to? Kanina ko sa mga atmosphere. Alam mo, may nakausap po doon sa baba. Taga na sa ano ba si Ren. Oy, kaya pala natagalan ka. Nangapit bahay ka pala, eh. Sabi ko, may mga kasama ko sa taas, eh. Hinihintay ako noon. Radya ko, maputulog yung kwento natin. Kaya nahuli po, eh. Mabuti na lang at ipinili mo kami. Oh. Binalita niya basta yan na tumaas ng ano, sibuyas. Napakamahal pala. 800 ang isang kilo. Grabe na tumaas sila ngayon, eh. Sibuyas? Problemado ngayon yung mga 800 ang kilo. Nagbaba na raw ng dati daw 1,200, 1,500, ganyan. Ngayon daw 800 na lang. Maraming sibuyas dito sa Calgary. Sa Northeast? Sa Northeast. Problema sa sibuyas diyan, di hinugasan. Yan, sibuyas na pangkao pala, eh. Tara na doon. Oh, tara na! Tara na! Ahon tayo! Mabuti din, hinintayin niyo ako. May, yung kasing kababayan ko doon, nakakawentuhan ko, eh. Yeah, muna. Okay. Yeah, muna, oh, yan na, oh. Tanaw-tanaw na yung Lake Louise. Let's go! Let's go, let's go! Ito na, at makikita niyo na ang ganda ng Lake Louise. Bubulaga sa inyo ang ganda ng kalikasan! Dito lang yan sa Dingdong TV. Ayan na. Dan-dan-dan. Alright. Lake Louise. Here we come. All right. You know, Lake Louise. Oh. Bike. All right. Look at that. Oh yeah. Ayaw ko ka magkari. Ano yan? Yung? Pangungay. Pangungay.
So after ng Lake Louise, ito na, lulusong na naman uli kami papuntang Lake Moraine. So medyo sumasama na yung panahon dito. Nakikita ko na gloomy na dun sa part ng Lake Moraine. So pero napag-desisyon na ng grupo na nandito na rin kami. Winter, spring, summer or fall, alam nyo naman, Ding Dong TV, tara, ahon tayo. So diniretso okay namin yung Lake Moraine, kahit na alam namin na talagang parang uulan na. So ayan, na papasok na kami ng Lake Moraine at si Papa P hindi na sumabay da sa amin dito at talagang sabi niya hindi niya na raw kayang umahon pa doon papuntang Lake Moraine. So ayun nga mga master, mga idol, mga bossing, kahit na ensayado ka o sanay ka sa long ride, pag wala ka sa kondisyon talagang may mabubong at may mabubong talaga. So supposed to be this is a 200 km ride. So dahil sa nagkaroon nga ng matinding pag-ulan dito, so nagiging short na yung ride namin. Pero nagkaroon pa rin kami ng 125 kilometer ride, papunta lang, hindi pa yung kasamang pabalik. So kung natuloy namin ang ride namin pabalik, so siguro nagkaroon kami ng more than 200 km. The beauty of nature, Lake Moraine. Kasama namin si Arnel. Ito ha, pinapasyal ride lang yung Lake Moraine dito. Tsaka si Abalayan, si Gilmore, at si Janet Gibbs, kawai-kawai. Aga Mulak, andyan ha. Nag-fade away. Ayan. Si Papa B, tsaka si Bin Laden nandun, naiwan sa likod. Panaihi. Uy, 3%. Mukhang, yun o. Sige lang, sige lang. Pagpa, pa-uwi tayo mamaya, parang mga jet tayo eh. Bilis, bilis na lang. 5-6 minutes lang ito, kapatid. Oo. Oo, nag-drop kami sa baso, sayaw. Delikado. Maahon. 7%. Bukunat. Yan na, medyo lumulutong na yung sipa. So ayan na, nagkakaangatan na dito. Umangat na yung dalawa. So pinuputan ko na lang. So after nito talagang bumuhos na yung malakas na ulan. Kaya nagkanya-kanya na kaming pacing papunta ng Lake Moraine. So talagang yan, nakikita nyo sobrang kapal na yung ulan dito at talagang halos hindi ko na makita yung daan dahil nagtatakip yung tubig sa shades ko. So pero tuloy-tuloy pa rin kami hanggang sa makarating kami doon sa may tuktok na sana magpa-picture kami. Ang ganda sana ng view doon, pero hindi rin kami nagtagal at lumusong rin kami kaagad. At pagdating nun sa may Lake Moraine, picture-picture lang, tsaka bumalik na. At ayun, hindi na namin natuloy ang ride pa uwi dahil sa sobrang lakas ng ulan. Yung mga bossing, mga idol, mga master, di ba? Ang ganda ng kalikasan. Medyo maulan-ulan, pero feel ko pa rin ang beauty ng kalikasan. Grabe. Ito yung pinaka-the best ride ko na ginagawa every year. So pangalawang akit ko na ito since nag-start ako ng cycling. So yan po ang ganda ng Lake Moraine. Wala pa kami sa Lake Moraine, pero mamaya mabubulaga rin kaya doon sa ganda ng kalikasan. Yan, ang daming nagbabike dito. Yan. Hello. Oh yan. Woo! All right. Break away. Fade away. Ito ay maganda, kaya lang maulan eh. Ito ay magandang spot. Basang-basa na yung ano ko. Grabe. Yun. Oh, tabi. Oh, car back.
Kotse, kotse, bro. Bro. So after ng mabang ahon, ito yung lusong papuntang Lake Moraine. So kita nyo naman kung gaano kalakas na yung ulan. Pero napipil ko naman yung grip ng gulong ko na parang kumpiyansa ako. So mabilis yung lusong namin dito. Ayun, kita nyo naman yung lusong namin. At talagang napakapinatulin namin dito dahil naghahabol na rin kami. Gusto na rin naming makarating doon sa Lake Moraine at makabalik na dahil yung iba nilalamig na talaga. So ayun, yan, pababa na kami ng Lake Moraine. Walang masisilungan! Ikaw, Sonic!